Hello guys, good day and welcome to Arkinos. I'm Marketing Jojo. Today, July 4, 2024, nag-start na yung excavation ng ating Zone 1 dito sa Congressional Town Center Tower 3. Now here, as you can see in the background, meron na tayong mga nahukay na area and you can see also the equipment na nandito na rin in place dito sa area ng excavation. So ano ba yung mga preparations natin na dapat natin gawin sa pag-uumpisa ng ating excavation dito sa project? Of course, number one, we need to have the relocation survey. Yung relocation survey na yan will establish yung boundaries natin, property lines dito sa ating lote and also in relation dun sa lote ng kapitbahay. So we need to have and to establish yung ating boundaries and property lines para ma-avoid natin yung encroachment. Nakadalasan, yan yung mga pinagmumulan ng dispute dahil na ultimo pulgada lang na lumampas tayo or lumampas si kapitbahay is pinagmumulan ito ng dispute. So napakahalaga, before we start our construction, we need to have and to establish our boundaries or property lines. And pangalawa, we need to establish our building footprint. So napakahalaga na ma-establish natin yung ating building footprint dito sa loob ng lote natin para makita natin dito sa loob ng lote natin, yung kabuuan ng lote natin, kung saan natin siya itatayo. So napakahalaga ito para ma-establish natin yung ating paghukay and also pagpuposisyon ng ating mga poste and also yung ating mga pundasyon. And number three, after na ma-establish natin yung ating building footprints, naglalagay din tayo ng ating mga grid lines dito sa walls, dito mismo sa site, sa pagle-layout natin ng ating building footprints. So ano bang purpose ng ating mga grid lines? So ito, we can establish kung nasaan yung column, we can set dimensions, kung ano yung mga sukat from one column to another column, and also easily madidistinguish natin yung mga areas or yung mga area na kailangan natin i-check through the help of the grid line. So hindi lang siya basta nakalagay dun sa plano na mayroong A, B, C, D or 1, 2, 3. So itong grid lines na to ay malaking tulong when we are establishing dimension and also to determine or establish yung mga areas na dapat natin makita at dapat nating ma-check. Then number 4 or yung panghuli, yung excavation plan. So kagaya ng ginawa natin dito, meron tayong zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4. So dito, nag-establish muna tayo ng zone 1 na excavation plan. So yun yung sinusundan natin para at least while we are doing the excavation, safely yung mga other areas natin hindi na di-disturb. Like kung may katabi tayong structure na mataas, so we need to have to establish also yung soil protection, yung soil nailing or shotcrete na kinakailangan. Depende to dun sa need na kailangan nating proteksyonan while we are doing the excavation. So napakahalaga nitong apat na to na ma-establish muna natin dito sa site para maging maayos at tuloy-tuloy at walang problema yung magiging takbo ng ating project. Alright guys, so I hope na nakatulong sa inyo itong na-share ko sa inyo. Sa mga susunod na mga videos, sundan nyo yung development ng project na to. So this project is Congressional Town Center, a 39-story structure with 3-level basement. Alright guys, so until here, I'm Architect Jojo Golpeo, joyfully sharing with you what Arki knows. Thank you very much and God bless you.